Nilamon ng apoy ang bahay na iyan sa Calamba, Laguna. Pero hindi yan aksidenteng nasunog, kundi sinadya umano. Isa yan sa mga bahay na giniba sa isang private property kung saan pinaaalis na ng may-ari ang mga nakatira sa gitna pa man din ng pandemya. Magandang hapon ito, ang News TV Kirk Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Mga kapuso, narito po ang News TV Kirk Response Team sa Calamba City, Laguna, kung saan isang residential area ang nabalot ng tensyon. Pinaalis na raw kasi ng tunay na may-ari ng lupain ang mga nakatira dito kahit wala pa raw silang malilipatan sa gitna pa man din ng COVID-19 pandemic. Hindi lang basta giniba ang mga bahay. May mga sinunog pa roon para palayasin ang mga residente. Ang pangaharas daw sa kanila, buwan pa ng Hulyo nagsimula. Narito po ang aking QRT Exclusive Report. Sa kabila ng pagmamakaawa, hindi natigil ang pag-iba sa bahay na iyan. At sa ibabang bahay sa sityo Matang Tubig, Barangay Kanlubang sa Calamba, Laguna. Ang iba, sinunog pa. Ang mga residente halos walang naisalbang gamit. Hindi na rin daw sila makapaghanap buhay at napabayaan pati mga alagang hayop. Ayon sa mga residente, nitong Hulyo pa nagsimulang dumating ang mga armado umanong gwardya at binakura ng lugar. Ipinadala raw sila roon ng mga nagpakilalang may-ari ng lupain. Pero sabi ng mga residente, wala namang ipinapakitang anumang papeles na nagpapatunay na pag-aari ang lugar ng taong nag-utos sa mga lalaki. Noon din daw nagsimula ang mga pananakot at pangaharas sa mga nakatira roon. At nitong Setyembre, inumpisa ka ng pag-iba sa mga bahay. Ang mga natakot, pumirma na lang daw at lumipat na lang sa ibang sityo. Pero karamihan sa mga nakatira roon, nanindigang walang basihan ang pagpapalaya sa kanila. At ang pagpapag-iba ng kanilang bahay, lalo't wala namang court order. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng sinasabing may-ari ng lugar. Wala po silang itinira. Hindi po tao ang dumating sa lugar ng sityo Matang Tubig. Mga hayop po. Ang sabi ko po, may kaso po kaming isinampa sa piskalya ng Calamba. Sana po tapusin niyo muna ho yung pag-uusap bago niyo po kami paalisin ng walang court order. Aminado ang mga residente, wala silang hawak na titulo. Pero dapat ay respetuhin naman daw ng umaangkin ng lupain ang kanilang karapatan. Binibigyan daw sila ng paglilipatan ng may-ari ng lupain, pero hindi po namin gusto, kasi kami po manalawak po ang aming taniman dito dahil ito pong lugar na ito, mula pa sa aming mga ninuno, ginawa po namin kuhanan ng hanap buhay po ito. Ayon sa Calamba City Government, hindi raw nila kayang basta-basta na ipatigil ang pagigiba dahil private property raw ang pinag-aagawan. Yung pag-demolish kasi, hindi naman ang local government pong nag-demolish dyan. Pwede kami maging mamagitan o mag-legate. Mas maganda sana kung meron ng ipo-file sa court para mas maganda kung ang kote na mismo ang pwede magpatigil dun sa mga kung sakaan alleged na pag-demolish na yun. Sana po, it should be settled before the courts. Mas maganda. E considering na meron na po criminal case, siguro I recommend both parties to file a civil case to settle their ownership. Pero ang Presidential Commission for the Urban Poor nakitaan agad ng butas ang anilay ginawang sapilitang eviction, lalo't wala raw itong court order. Unang-una, dapat dumaan sa Tauscado. Demanda niya yung mga illegal settlers doon sa loob ng kanyang compound kung kanya po yun. Number two, hindi sa court order o decision na siya yung nagbe-may-ari. Pangatlo, kung nanalo po siya sa kaso sa Tauscado na kanya yung pag-aari, kailangan niya po mag-apply ng demolition. Kailangan po yung aggrieved party, particular na po yung ating mga ISF sa area,
nabigyan ng relocation ng local government kung meron silang relocation site. Patuloy namin kinukuna ng panig ang nagpapakilalang may-ari ng lupa. Ngayon, panahon ng pandemya, sana bukod sa batas na pinaiiral natin, pairalin din natin ang puso. Ating mga kapatid na ISF ay nagdurusa na sa hirap ng buhay dahil maraming dito ang nawalan ng trabaho. Sana po, palipasin muna natin yung pandemya bago tayo magmulit. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang hepe ng Calamba City Police, si Police Lieutenant Colonel Jean Likod. Colonel Likod, maganda kapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Ang sabi po ng PCUP at ng lokal na pamahalaan ng Calamba, itong forced eviction at harassment na nangyari po sa Barangay Canlubang ay matuturing na security matters. Ano po naman ang ginagawang action ngayon, sir, ng Calamba City Police kaugnay sa insidente? Doon po sa usaping ito ay security concerns na po. Ang mga residente po doon na naapektuhan ay atin pong inasisan, tinulungan para makapag-file po ng kaso. So ito po ay nasa naisang panahon na po nila doon sa korte at hayaan po natin ang korte po ang magsabi kung ano po ang nararapat na mga susunod na mangyayari. Kanalikot, yung mga residente po ba dumulog sa inyo, sa himpila ng pulisya para magreklamo o magsampa ng kaso? Ang ilan daw po sa kanila ay tinatakot at di umano ay tinutukan pa ng baril nitong mga armadong pangkat na ito, sir. Opo. Lahat po yan ay kinonsider po doon sa pagpapail po ng kaso. Oho. Sa side po ng pulisya, may bunga ba na po bang court order, Colonel Likod, para paalisin po ang mga residente dito sa barangay na iyon? Wala pa ho kaming natatanggap na ganung order. Bagamat sinasabi po nila na may matagal na pong order, hinahanap po namin yan sa mga concern ng mga tao. Kanalikod, sa mga ebidensyang inyong nakalap, pati na ho sa impormasyon ng mga complainant, ilang personalidad ang tingin ninyo pwedeng managot dito po sa pangyayari na ito? At tinitingnan po natin yan, mga nahigit sa 10 po. Anong background itong 10 na ito, sir? Sa ngayon ay inaalam po natin kung ano po yung mga background ng mga taong ito at tiningan po namin ng statement yung mga residente po doon para po matukoy natin kung sino po yung mga ito. Doon sa video, Colonel Likod, ano, kung inyong napanood, mga nakaasul at talagang being a security guard. Pero nag-imbestiga na ba kayo rito, sir? Kung totoo, mga security guard ho ba ito? Yan ho yung talagang inaalam ho natin. At hindi rin ho natin mawari kung yun pong mga video na ipinapakita ay bago po. Kaya nag-iimbestiga ho kaming mabuti dyan kung ano po ba talaga ang nangyayari dyan sa Matang Tubig ngayon. Okay. Kanalikod, nag-aalala yung ilan sa mga kababayan natin, napuntahan namin sila kanina. Mensahe po muna mula sa inyong pamunuan para ho naman kahit papano, ano, matiyak ho nila yung kanilang kaligtasan, sir. Opo. Una po, meron ho tayong pulis doon na umiikot, nagpupunta ho doon. At nakikipag-ugnayan din po kami sa barangay na at nagtutulungan po kami kasama po yung mga residente doon para sa ganun kung meron bang mga pangyayari at may mangyayari pang ganun ay agad na ipagbigay alam sa amin. Bilang pakuloy, Colonel Likod, yung lugar nila masukal at talaga ho, sadya, napakalayo ho sa Kabias na ano. Paano ho makakatawag kaya ng responde kung sakali ho na magkaroon? Wag naman, sana sa. Meron ho kasing mga sitio in charge po dyan. Yun yung mga kausap po natin dyan. At yun pong mismong barangay ang kausap po natin. Mga kapuso, ang hepe ng Calamba City Philippine National Police, si Police Lieutenant Colonel Jean Likod. Hepe, maraming salamat. Maganda ka po po. Samantala, nasa 50 pamilya naman ang apektado ng demolisyon sa isang residential area sa barangay 273. Yan naman po sa Binondo, Maynila. Ayon sa Manila Police District Special Mayor's Reaction Team, binigyan na nila ng sapat na panahon ng mga residente sa lugar para makahanap ng malilipatan. Bukod sa pribadong pag-aari daw ang lugar, luma at delikado na ito para tirahan ng tao. Pero, tanong ngayon ng mga residente, saan na sila titira? Huwag naman daw sana silang madaliin dahil wala pa silang malilipatan ngayong may pandemya. Siyam na bilanggo sa New Binibid Prison ang namatay kasunod po ng riot doon. Ayon kay Bureau of Correction spokesperson Gabriel Chaklag, madaling araw kanina nang magsimula ang gulo sa pagitan ng Sputnik at Commando Gangs. Anim sa mga patay, miyembro po ng Sputnik. Dalawa naman ang sa Commando Gang. Inaalam pa ang grupong kinabibilangan ng isa pang nasawi. Inaalam din kung namatay nga ba ang mga ito dahil sa riot. Ang isa kasi sa mga natagpo ang patay, wala raw sugat sa katawan. Inaalam pa ang bilang ng mga sugatan.
Inaalam din ang ugat ng away ng dalawang grupo. Sa kanyang palayam sa programang Balitanghali, sinabi ni Chaklag na maaharap sa disciplinary action ang mga sangkot na inmate. Nangako na rin daw ang mga pinuno ng nag-riot na mga grupo na hindi na magkakagulo sa loob ng piitan. Inutusan na ng Department of Justice ang Bucor na mag-imbestiga at magsumite ng report. Matapos ang limang buwang sunod-sunod na bawas singil, may pagtaas na naman sa singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, mahigit 12 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil. Katumbas iyan ng dagdag na 24 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours na kuryente. Bunsod daw iyan ang pagtaas ng generation charge. Tumaas daw kasi ang demand sa kuryente pero mababa ang supply. Balik na sa normal operations ang walong istasyon ng Pasig River Ferry Service. Sa 11 istasyon ng ferry, pwede na ngayong makasakay ang mga commuter sa pinagbuhatan sa Pasig, San Joaquin, Guadalupe, Hulo, Valenzuela, Santa Ana, Loton at Escolta Stations. Nitong Lunes, pansamantalang itinigil ang operasyon ng ferry dahil po sa napakaraming water hyacinth sa ilog. Muli pong abiso ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mag-iingat sa peking pera. Yan ay matapos mapabalita na may nagbebenta online ng tinatawag nilang Brilliant Uncirculated 20 Peso Coins. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, peking barya iyan. Ang tanging lehitimo at pwedeng ipambayad na 20 peso coins ay yung inilabas ng BSP noong December 2019 na kabilang sa kanilang New Generation Currency. Sa ngayon, halos 3 milyong piraso o katumbas ng maigit 41 milyong piso ang umiikot na halaga ng lehitimong 20 peso coins sa merkado. Dahil maraming nalubing negosyo sa gitna ng pandemya, posibleng payagan ng Department of Labor and Employment ang ilang kumpanya na ipagpaliban muna ang pagbibigay ng 13-month pay. Base sa Presidential Decree 851, kailangang magbigay ng 13-month pay ang lahat ng employer sa kanilang mga empleyado. Nakasaad din doon na pwedeng ma-exempt ang distress employers o yung malaki na ang lugi. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, maglalabas sila ng advisory kung ano ang maituturing na distress businesses sa panahon ng pandemya. Mainam din anya na kausapin na agad ng employers ang kanilang mga employees sakaling hindi nila kakayaning magbigay ng 13-month pay sa ngayon. Ang malalaki namang kumpanya dapat daw ay may nakalaang pera para sa 13-month pay. Palaisipan pa kung paano napadpad sa mga bakawan ng San Andres Catanduanes ang 14 na dolphin na natagpuang patay roon. Unang natagpuan ang 9 na patay na dolphin umaga kahapon. Sinundan ito ng 5. 5 pang patay na dolphin na natagpuang nakasiksik sa parehong bakawan. Dinala ang mga ito sa dalampasikan para ilibing. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Andres, October 7, nang unang namataan ang grupong nasa 70 dolphin malapit sa baybayin. Itinaboy ang mga ito papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Kinabukasan, namataan ulit ang mga dolphin pero ang iba patay na at natrap sa mga bakawan. Ayon sa Catanduanes Biodiversity Group, posibleng na stress sa mga dolphin ang dumugi ng mga ito ng mga tao. Inaalam pa kung paano sila napadpad sa lugar. Ayon sa Bifar Bicol Region, posibleng may kinalaman ito sa dynamite fishing. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, papalayo na sa bansa ang binabantayang low pressure area. Huling namataan iyan ng pag-asa sa layong 375 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Posibleng ngayong weekend ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing LPA. Nananatili naman ang pag-iral ng hanging habagat sa maraming bahagi ng bansa. Umaga, bukas at sa Linggo, asahan ang ulan sa halos buong Luzon at ilang panig ng Visayas at Mindanao. Uulanin na rin ang iba pang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rains sa northern at central Luzon, Mimaropa Region at Mindanao. Asahan din muli ang pag-ulan sa Metro Manila ngayong weekend. At yan ang mabibilis na mga balita at impormasyon. Mga kapuso, 77 days na lang po Pasko na. Wala po rito sa Calamba, Laguna. Ako po si Emil Sumangin para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan. Sa kalat na katotohanan.